So paano nga po ba tayo mabubuhay na may kapanatagan sa kabila ng mga suliranin? Hindi lang ang pandemya. Hindi lang naman ang pandemya nagbibigay ng pag-alala. Siyempre, nawala ng marami ng trabaho. Bagamat today, mayroon pa tayong hanap buhay, magpasalamat po tayo na mayroong work from home ang iba, no? Ang iba po ay nakapag-convert and praise God dahil mayroong lagi kaparaan ang ginagawa ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Bagamat hindi naman natin linya minsan na magluto, nato tayo mag-online, nato tayo magbenta. At sa totoo lang, alaman ko ay tayo kumikita because we can survive. At hindi lang tayo survive, no? Nakabibili pa tayo ng ating mga gusto, nakabibili pa ng ibig, no? Bakit? Nakapupunta pa tayo ng malls, no? Ang iba ay bumili pa ng bagong washing machine. Nakita ko. Yung in-upgrade pa kanyang dating washing machine na dati ay yung ginawang full automatic. Wow! Yung iba naman nag-upgrade pa ng cellphone. Yan. Kahit po yung mga nasa sa Zoom, nasa sa MP. Alam niyo po yan. Lalo na kung kayo ay mga mananampalataya. Nakita natin how the Lord provides everything natin kailangan. But kailangan pa rin po natin siyempre maging matibid. Kailangan pa rin natin maging makonsolidate anumang bagay na ating kinikita at pinakikitaan just to prepare. Hindi tayo nagtitipid, hindi dahil sa tayo natatakot o dahil sa kulang ang gastusin. Just to prepare because tandaan po natin, in every season, lagi po naman mayroon din itong lean season. No? Lagi naman, kahit walang pandemya, dumadating po yung mga recession sa buong mundo. Dumadating po yung panahon na kinakailangan mo. Marami kang ipon. Even the time of the, sa panahon ng Biblia, no? May panahon ng 7 taon na kasaganaan sa panahon ni Joseph. Ang 7 taon naman na kahirapan. No? Sa panahon naman ni King Ahab, ni Prophet Elijah, may 3.5 years na tagtuyo. And then 3.5 years naman na tagulan. So, ganun din po sa ating panahon. So, ganun, alam naman natin yan, lalo na po yung may mga negosyo, may panahon na malakas ang kita. Tama ba? At may panahon naman na hindi ganun kalakasan. Pero kung wala kang malaking ipon, o wala kang tinabi, o ikaw ay naging magasto sa panahon na hindi masagana, ay siyempre, mahirapan. And that's why we need to use our mind. Kailangan po natin mas maging marunong, maging matalino. At kailangan matulad tayo sa sambahayan ng Sakat na marunong tayong bumasa ng panahon. And I do believe this is the time that we can consolidate and we must save more money as we can. Dapat po, hindi tayo masyado. Bilhin lang natin yung talagang kailangan. Okay. Kung okay yun ang cellphone mo, updated pa naman sa lang bagay dahil lamang sa medyo 1 taon na, 2 taon na, pero hindi pa naman huli sa mga makabagong modelo. At okay pa, hindi pa naman sila. So, at kahit pa kayo may pambili, ay mas maganda, isip na muna yun. Mas paglaanan natin. And ito rin ang panahon na we can, pwede pa tayo mag-invest. No? Because time will come, maging po yung mga investment company, mga stocks na yan, ay siyempre, may panahon na pagbagsak talaga. But the Lord is good to us, at hindi lamang po financial blessing, even mga miracles, no? Sa ating pamilya, sa ating tahanan. This is also the time that we can pray and we can work together. We can work more hard. Masigit po natin pagbutihin pa ang pag-share, ang pananalangin, ang pag-aakay ng kaluluwa. This is the time that mas marami pong maliligtas tayong mga kaibigan, kasambahay, kamag-anak, mga gusto ng mga tao po na kapaligid sa atin. Use every, gamitin po natin ang lahat ng pagkakataon, lahat ng ating resources, ng ating lakas. At kaya tayo pinapalakas, pinagpapala ng Diyos, kaya po tayo inihanda ng Panginoon dahil nais ng Diyos, mas maabot pa natin ang dapat ating maabot. May handa ang dapat, may handa mapatatag at dapat mapatatag. And let us also pray for our church. I hope that kung ang kalooban ng Panginoon ay yung umabahagi ng ating lupa and pinropose ko na po yung ating price na pagitin ko na rin about yung ating napagkasunduan, yung ating suggestion na gusto natin mag-net ng 1.5 million. So sinabi ko na, baka naman daw ganito. Sabi ko, this is a board decision. Kung decision ko lang, madali lang mo pausap. But it's a board. No? Kaya naiintindihan naman daw niya. So pag-aaralan daw din ng mabuti. At pinalam po rin naman na
hindi naman po namin ibinibenta yung lupa. Dahil lang po sa kinaiting bahagi at nais natin at ang lupa naman yung pinibili katabi, ay nagpasya po kami na pagbahagi ng kapiraso. Hindi nga lang po namin kaya ibigay yung hinihingi yung 6 meters hanggang dulo. Pero yun namang 4 meters pwede po namin maibigay. Na meron akong binigay na halaga ay nasa atin. So let us continue to pray na mas maging maayos po at ngayon naman ay kaibigan po at sabihin kay Brother Oliver na kapatid nga pala si Roger Magundayaw ay kapatid nga ni Joey Magundayaw. Nakausap na kami, kapatid nga pala. Sabi, kapatid ko naman, hindi ka naman pala ika na kapatid mo yung kapatid ko. Baka naman ikaw pwede pa kami tumawad sa 1.5. Magsalubong na ika tayo from 1.2. Sabi niya, 1.3, bali pa yun, 1,350,000 na lang daw, sabi niya. Pagkamat wala pa naman daw siya ng ibang bayan, siyempre ganun naman ako nabili, sabihin, utangin. Yun naman ang bebenta, ay gusto naman niya yung mga mahalang kanyang ibinibenta. Yeah. Pero hindi naman kung mahal ang ibinibenta natin. Ay doon, hindi mahal. Kung yun po ay ipagbebenta natin ang kabuhan, siyempre mahal po, mapatahan. Pero ang binibili po nila ay hindi natin ibinibenta. At ang binibili nila ay daan, kaya yun po hindi mahal. Kung ang bibili nga mo yan, yung mga company, talagang o-opera kayo ng mas malaki para lang talaga makuha nila. Pero hindi naman po mahal, pero gusto natin maging paper. Kaya yung 1.5 million is not big. Sa pakinabang na pero nyo, may 1.5 million ka nga, wala ka naman daan. Ay, ang laki ho, more than 40 hectares yata yung nasa sa likod. So kaya, 1.5 million is a small money. Compare sa pakinabang na nilang papakinabahan. Amen? Okay. So, sa kabila po ng lahat ng mga nangyayari, ay patuloy pa rin na, siyempre, ay hindi natin maiwasan na hindi lang naman ang sumirahin natin ay ang pandemya, hindi lang naman ay yung mga pambili sa araw-araw, gastusin. Marami pang iba, no? Minsan po ay may mga pagsubok pa rin sa mga pamilya, no? Mga pamilya, sa mga anak, o sa ating o kasambahay. Ang iba naman ay iba-ibang mga problema pa rin, makinakaharap, may baguhin, nagkaroon pa rin ng mga karamdaman. But God is faithful, no? At tayo ng Diyos, tayo patuloy na magkaroon ng kapanatagan sa ating puso. Kaya po aking pamagat ang aking mensahe ngayon ay paano mamuhay ng may kapanatagan sa gitna ng mga suliranin. Hindi lang po ng pandemya, anumang suliranin, paano tayo makapamuhay na may kapanatagan. Okay? Dito po sa aklat ng Filipos, chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo ay naay Kristo Jesus at ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Hallelujah! So, nangako ang Panginoon ng katiyakan, ng kapayapaan o kapanatagan sa ating mga puso. Bagamat ito'y mahirap nating agad maintindihan o maunawaan, paano naman ako magkaroon ng payapaan? Ang daming problema, no? Pero sa isang tunay na mananampalataya na meron kang tamang relasyon kay Kristo, may tunay kang relasyon, ang Diyos ay nangako. Hindi man ito maunawaan ang ating kaisipan, ang Diyos ay nangako. At kailangan nating panghawakan ang pangako ng Panginoon. Ang kailangan natin, doon natin na i-apply ang tinatawag ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay yung kahit hindi mo naiintindihan, kahit hindi mo nakikita, kahit wala kang naamoy, hindi mo naihipo, pero ikay nagtitiwala na mangyayari ang isang bagay na iyong inaasahan dahil sa iyong pananampalataya. Hallelujah! Sabi ng Romans chapter 12, verse 12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magala kayo, magtiis kayo sa mga paghirap, at laging manalangin. Dalawang beses binanggit ko ng panalangin doon sa una kanina. So, kaya nga po ang isang mananampalataya. Diba sabi nga ni Martin Luther, ang isang Kristiyano na hindi nananalangin ay tulad ng isang taong buhay na hindi humihinga. Ibig sabihin, ang panalangin ay ating hininga. Ano mang oras, no? Ano mang oras, ano mang ating ginagawa, hininga na natin ang panalangin. No? Bukod pa sa ating formal prayer, bukod pa sa ating corporate prayer, bukod pa sa ating mga pag-pray over, tayo ay laging
nasa diwa ng pananalangin. Ito po yung isang mensahe tungkol sa epekto at mga bunga, no, ng mga pagpiling ginawa natin o mga desisyon na ating ginawa sa mahirap o nakalulungkot na sitwasyon. Hindi naman ibig sabihin ikay mananampalataya na ay lahat na ng pangyayari sa iyong buhay ay lahat ay wala nang suliranin. Actually, kailangan nga natin minsan yun. Siyempre, hindi naman nabubuhay ka ng puro, lagi ka ng problema. At, pero, sa anumang kalagayan, no, kahirapan man, kalungkutan man, o anumang mga sitwasyon at pangyayari na kinaharap natin ngayon, anumang ating nilalakaran, ay makita po natin yung bunga doon sa ating desisyong ginawa. No? Kaya nga po, hinihikayat nito ang kaluwalhati, ang kasunod ng mga taong pinipiling maging masaya. Sa anumang ating desisyon, pwede nating piliin na tayo maging panatag, may kagalakan at kasiyahan sa ating puso. Hindi ibig sabihin, malungkot ang pangyayari, eh pwede ka nang malungkot. Diba? Ang iba sa inyo ay namatay na ng mahal sa buhay. Ako'y namatay na rin po ng isang pinakamahal sa buhay, ilang beses, hindi lang isang beses, namatay ang aking ama, namatay din ang aking wala na po ang biyanan. Pareho na po kami ni Adan. Mapahala daw si Adan. Bakit? Dahil wala daw biyanan. So, pero, siyempre, iba rin yung meron kang biyanan. Meron kang na hindi ka man ganun ka-close, kalambing, bagamat. Hindi ko bang sabing, hindi ako close, hindi ko bang sabing man super close. Kasi kapisan ko naman, nakapisan ko sa bayangin. Ay, biyanan, eh, medyo maiitan na. At tapos, eh, wala naman masyadong mga kwento at imig. Parang kung ano lang po ang aking pinukwento, sinasabi, parang ako laging sininaniniwala na sa akin. Dahil ako ay maging pastor, eh, parang lahat na yata sabihin ko'y pinapaniwalaan, hindi man sila lagi nakadadalo, eh, ang biyanan ko nga ako pag minaramdaman, lalo yung babae. Hindi siya nagpapapray kay Sister Stella, eh. Iniintay pa ako, parang gusto daw yung aking prayer. Parang kami ay mas mabisa yung aking prayer. So, hindi man nila yung hindi na wala namang tao binigyan ng mas mabisang panalangin. Bagamat pwede naman lahat tayo maging mabisa ang panalangin. Basta ang ating panalangin ay may pananampalataya. Wala naman po, dahil yan ay pastor, mas mabisa ang kanyang panalangin. Wala pong ganon. Ang panalangin po ay para sa lahat ng mga taong tunay na lumalapit sa Diyos. Kaya, kung sinasabi ng salita ng Diyos ng ating mga problema at mga pagdurusa, di ba binanggit kanina, ay panandalian lamang, no? Ibig sabihin, hindi ito magtatagal. Kailangan lang natin na maging masaya o maligaya anuman ang ating kinakaharap na sitwasyon o pangyayari sa ating buhay. Pwede nating piliin. So, it's a matter of our decision. Pwede nating piliin na tayo maging masaya, maging panatag, no? Kaya nga, naalala ko na kayo naman, siyempre, bilang mananampalataya at ako po noon, eh, I have no other choice. Bagamat alam ko ako itinawag ng Panginoon, pero hindi ko alam kung ako. Yung ba ay ako itinula o ako itinawag ng oras na yun. So, bakit wala nang ibang tatayong pasto dahil namatay na aking ama. So, and I always give my best smile sa tuwing may taong darating. Kahit pa sinong tao, ako po'y nakangiti pag pumasok ng puto sa buro na lahat. At syempre, meron pong hindi nakakaunawa. Sabi ng Ibrahim, pwede ba ikaw yung namatay ni lagi yung nangangiti? Eh, namatay ka na nga, isisimangot ka ba ba? Naalala ko rin po si Pastora Jingle sa po sa ating ginagala na kinikilala ng mga matandang kapatid sa Panginoon. Nakarin na po siya dito mag-asawa nung nabubuhay pa kanya sa nung namatay po si Pastor Abby, o, si Kuya Abby, Pastor Abraham, ay tinawagan po siya ng kanyang isang matalik ting kaibigan, Pastor, si Dr. Gansarian, si Lucy, Dr. Lucy, yan. Huwag nakakita nyo, ang edad niya po'y mahigit na 60 na, pero mukha pa lang siya mga 40s kung kumilos ang kanyang butis, pumilapitan, bago may mga kunting gulubot. Dahil po siya ay isang doktor sa tao doon, dermatologist, kaya ang ganda ng kanyang butis. Kahit hindi siya ganun kaputi, napakaganda ng kanyang butis. Siyempre, dermatologist. Para magpapagamot sa iyo kung ito ba yung Marami na kayong hatang. Kaya magugulat kayo. Kung alam nyo kanyang edad, ay talagang makinis yan. At siya tumawag agad. Nung nalaman niyang namatay na si Kuya Abby, si Pastor Abraham, tinawagan niya agad ang asawa niya. At sinabi, yan,
Kaya dapat maligo ka, magsuot ka ng pinakamagaram ng damit, magayos ka, at ihanda mo yung sarili. Kung ikaw iiyak, umiyak ka na ngayon, kung hindi magdadalamhati, magdalamhati ka na, pero huwag kang magpapakita ng pagdadalamhati sa paningin ng mga tao. Kailangan ng mga tao ng kalakasan, lalo na ng iyong mga miyembro. Dahil kung makikita ka kay mahina, baka sila yung mahina. Siyempre naman kayo, pinakatatay ng iyong natira yung asawa. Kaya ang ginawa niya, kung ano man hindi ko na alam, kung siya'y umiyak o ano, pagkatapos noon ay inayos sa kanyang sarili. Kaya nung kami dumating, wow, ang ganda-ganda ni Ate Jingle. Hindi mo makikita siya'y katulad nung karaniwan nakikita natin sa isang tao nagluluksa. Talaga siya'y nakangiti, maayos siya nakaharap ng mga tao. Yes, sa kabila man ng pagdurusa o kapigatian o kalungkutan, pwede pa rin nating piliin na tayo'y maging masaya. Sabi nga, sa kabila man ng mga karamdaman, pwede pa rin natin piliin na tayo maging masaya. So, number one, dahil sa iyong relasyon kay Kristo, mas malaki ka kaysa anumang mga hamon na kinaharap mo ngayon. That's why, pwede mong piliin, ano? Pwede kang umuhay na may kapanatagan. Uulitin ko, dahil sa iyong relasyon kay Kristo, dahil kay mananampalataya, because you are a genuine born-again Christian, ikaw ay tunay na mananampalataya. Sama na sa Zoom, nasa sa FB. Tandaan natin, mas malaki ka. You are bigger than kahit paanong problema o suliranin na iyong kinakaharap ngayon. Ang pangalan ng Diyos ay nadadakila at naluluwalhati ang kanyang personalidad sa ating mga suliranin kapag natuto tayong luwalhatiin, dahilahin siya sa kabila ng ating problema. So kapag ang, alam naman natin, kapag ang Diyos ay ating naitata sa kanyang pangalan, lahat ng tao ilalapit sa kanya. Alam niyo po ba ang kagalakan ng Diyos? Kapag may mga tao na naliligtas, o may mga tao na i-inspire, o may mga tao nagkakaroon ng buhay na pag-asa sa kanya, o may mga tao lumalapit sa Panginoon. At dahil doon kapag naluwalhati natin ang Diyos, kumikilos siya. At mas nadadakila siya at mas na-highlight ang kaluwalhati at kadakilaan ng Diyos kaysa ating mga problema. Hallelujah! Kaya, kung kaya, inihimok o ini-encourage tayong mamuhay na may pagpapahalaga. Isang buhay na dumadakila sa Diyos sa gitna ng mga problema o anumang masamang sitwasyon, katulad po ng panahon ng pandemya. No? Dapat makita natin yung, hindi lamang yung positive side, yung bright side. No? Yung liwanag na ibinigay ng Diyos, marami. Mas maraming ang blessing na ibigay ang Panginoon. Mas na-appreciate nga natin ang mga biyaya ng Diyos. No? Yes, una, yung sa pamilya. Mas maraming mga relasyon na mas naayos. Dahil yung asawa, halimbawa, dati ay, kung tawagin ibay may gulasisi, ay hindi kayo nakakalabas ng bahay. Bawal makipagkita. Ay, naging maayos. Yung mga pamilyang lagi na lang layas ang layas ang mga anak. Di ba? Layas ang layas. Hindi na malo. Lagi na lamang walang panahon. Barkada. Ngayon, hindi nalabas ang bahay. At natuklasan ang kanyang anak na masarap palang magluto ni nanay. Kambay pala ni tatay. Laging pag umaalis ang bahay, palabahat siya lang umaalis, lagi may dalang pasalubog. Nagkaroon ng mas close na pagsasamahan. Yeah. No? Dahil, so, at mas na-miss natin ang isa't isa. Dahil minsan, eh, siyempre, hindi sapat yung text, yung chat. Kaya, sabik na sabik. No? Dati, talagang, inihimok yung mga hapatiran pagdadalo. No? Ngayon, sinasabihan pa natin, oy, bilang lang po ang dadalo para mag-uso mo pagbawalan yung ibang dumalo. No? Baliktad ngayon. No? Laging kung ano yung capacity na gusto natin, laging puno yung charge. At ayaw natin sosobra. Samantala dati, pag may kulang na upuan eh, para bang nasamaan paaramdam natin, sino absent? May, parang may kulang na tatlo, dalawa, o lima kulang ang upuan. Ngayon, pag alam natin sosobra, mas nag-aalala tayo. Di ba? So, maraming bagay. At yung biyaya ng Diyos sa kabila ng mahigit na 8 buwan. No? Marami rin tayong ang nagkakasakit, nagkakasakit pa rin. No? Yung may nagkakasakit pa nga tayong mga kapatid. No? Meron pa rin tayong mga kapatid na opera at iba ibang karamdaman. Ang magandang ginawa nito ngayon, dati nakalulungkot na makita na laging isang aterba na araw-araw na lamang sa Facebook ang naalagay, I'm not feeling well, I'm sick. Ngayon, wala ka na makikita ang nag-focus. Dahil baka mas swab test. No.
Kaya kahit na hindi inuubo, kahit na yata mo sa mga pakiramdam, pag kinumusta mo, ay okay, huwag ko. Baka malaman ng barangay, malaman ni Sec. Ellen, ay sigurado, i-report ka agad sa RSU at dadalawin ka at ikaw ay source of this. Kaya nga po, hindi na, minsan, nakikita ng iba yung mga negative na side. Nakikita ng iba yun. Pero mas maraming magagandang bagay na ginawa, lalo na sa buhay ng mananampalataya. Hallelujah! Hallelujah! Pero minsan man nagutom, sabi nga nung isang pamangkin ni Popoy, kinukwento sa kanyang isang tita, dito nga ho sa bahay, simula nung magpandemya. Kaya ho kami lalo yatang nataban. Dati kami walang merienda. Simula ho ng pandemya. Ngayon nagkaroon pa ng merienda sa umaga at merienda sa hapon. Kaya ho ngayon, isan, kanyaan na lang kami merienda tumuling araw. Dahil nagtatawa ka sa umaga, o kakain na. Pag tanghali, oy, magme-merienda na. Pero naisip namin, mga ilang buwan na harap, hindi naman kami dati nagme-merienda. Ngayon pati merienda, nagtatawag. Yung aking kapatid, lagi magpupos, oy, punta kay Dini. Aba, lagi ang daming pagkain. Oy, ready na, punta kay Dini sa bahay at kakain. Ito naman ito, kung kailan naman pandemic, kung kailan maraming pagkain, saan naman lagi nagluto ng pagkain, hindi naman kami makapunta. Bakit? Busog na kasi. Kasi kumain na rin. No? So, at sa totoo lang po ay napakabuti ng Diyos. Napakaraming bagay na kanyang ginawa. At hindi tayo pinagbulan. Nag-aalala tayo ng mga unang araw. Unang linggo, unang buwan. Sobrang pag-alala. Pero nakita natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Pwede tayong maging masaya. Pwede po lang piliin. Kahit paano dumarating. No? Meron pang umaatake, may nagbabas pa rin sa atin. Pero alam niyo, ang ginawa ko lang, ngumiti lang ako. Kung alam mo kung yun ay totoo, salamat at ako'y na-expose. Kung hindi naman totoo, salamat din dahil hindi totoo. Ano man ang alang sinabi, tandaan natin, hindi naman lahat ng tao ay naniniwala sa mga paninira. Bagamat mayroong maniniwala, hindi natin mapipilit yung ibang naniniwala. Pero God is so good, God is faithful. At ano pa man ang ating kinasaglahan ng mga suliranin, ang Diyos ay laging may kaparaanan paano tayo aalis doon at paano maranasan magtunay na tagumpay. Na hindi mo kailangan ipanalangin na mapahamak ang taong umubusig sa iyo. Kundi kailangan pa ipanalangin na sila ipagpalain din ng Diyos. Ano mang pamumuhay ng isang taong matuwid ay nagbibigay ng maligaya at masayang buhay sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ano man, para naranasan natin ang mahalaga na lumalakad tayo sa katwiran ng Panginoon. Nagpapakita ito ng matinding kagalaan sa gitna ng matinding kapaghatian ng pagsubok. Kapag tayo nabubuhay sa kapayapaan, kagalaan at pag-asa ng Panginoon, sa katwiran ng Diyos, ito ay nagpapakita ng matinding kagalaan, hindi lang sa atin, kundi sa Panginoon. Hallelujah! Sabi po ng John chapter 16, verse 33, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Saan tayo magkaroon kapayapaan? Kay Kristo. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Daranas naman talaga eh. Hindi natin, yung sabihin inevitable, yung sabihin hindi natin pwedeng hindi maranasan. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatag kayo dahil magtatagumpay kayo laban sa pangyarihan ng mundo. Hallelujah! Kaya-kaya natin magtagumpayan. Ito ay ang kapanatagan sa lahat ng oras. Hindi lang po sandaling kapanatagan, sa lahat ng oras. No? At mangyayari ang pinakamahusay sa ating buhay. Ano man ang mangyari, yung best ay maaari mong maranasan because ito ang pangako ng Diyos. Lagi pong best ang pangako ng Diyos para sa atin. Lagi pong best. So, pangalawa na dapat ating tandaan, kailangan nating maunawaan na ang bawat pangunahing tagumpay sa buhay ay nagsisimula sa ating desisyon. Kailangan nating mag-design. So, isa po yung paging mabuhay na may kagalakan kapanatagan, may kapayapaan, mabubuhay na malungkot, pag-alala. It's just a decision in life. Decision lang po yan sa buhay. Kaya ba nating piliin maging maligaya anuman ang buhay natin? So tayo po ang tatanungin, kaya mo ba na pumili? So, it is your choice. Pwede mong piliin na maging maligaya. If you choose the Lord, if you choose to serve God, if you choose to worship and praise God, no?
doon maging tama ang ating pagpili. Kung talagang nagtitiwala tayo sa Diyos para sa ating promised land, sa ating lupang pangako, kailangan nating piliin lumigaya kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok. Kapag dumaranas tayo sa ating wilderness, kailangan pa rin piliin tayo maging masaya. Ibig sabihin, kapag dumadaan ka sa wilderness, ang kasunod nito ay promised land. So, no Christian can enter into the promised land without na hindi ka dadaan sa iyong wilderness. Wala po. Kung ang totoo, kailangan nating dumaan sa ating wilderness o sa ilang. Simula ng pinili natin at tinanggap natin yung pangako ng Diyos, ang lupang pangako. Kailangan nating mamuhay ng matuwid, may kapanatagan, may kapayapaan, isang buhay na may pasasalamat sa kabila ng dumadaan tayo sa ating wilderness. Kailangan nating piliin na maging masaya. Ano ang pagsuko? Ang pagsuko hindi naman nawawala eh. Pero kailangan pa rin piliin na maging masaya. So, it is your choice. Huwag ka mag-alala. Misan nga po, gusto mo na mag-alala. Misan sa iyong anak, misan kahit sa iyong kasambahay, o kas kanino, pat. Kung gano'n man maisip mo, bakit nga ba pwede ka naman hindi magalit? It's your choice kung magagalit o hindi. Pwede mo naman palang piliin na ikaw maging masaya. No? Hallelujah! Kasi magalit ka man, hindi naman nakasosol ng problema ang galit. Eh. Although, there is a time na misan kahit hindi ka galit, kailangan kong kumalit kahit ang magiging seryoso. Kahit nga sa bata, pinapakita mo misan ikaw may kailangan seryoso. Pero, it is your choice to live a life na meron ka panatagan, kapayapaan, kagalatan. Kung magtitiwala lang tayo sa Diyos para sa isang paglalakbay na walang balain, kung isipin natin eh, kaya ka lang magtitiwala dahil walang problema, walang obstacle, walang balain sa iyong daraanan, eh, hindi po tayo madidevelop. O ikaw, o ibig sabihin, maling daan ang ating dinaraanan. Ibig sabihin, papunta tayo sa isang lupain na walang kabuluhan. Kapag wala itong obstacle, ibig sabihin, walang kwenta ang iyong pupuntahan. Eh, walang challenge. Ako po eh, mga simula nang pumili ako ng bike. Alam niyo ako tuwan-tuwa bakit. First time ko na ako bumili ng bike na gusto ko. Hindi naman mahal. Pero at least, binili ko yung gusto ng bike. Alam niyo bakit ako tuwan-tuwa? Bike lang siya. Hindi naman ganun kamahal. Hindi naman po siya worth 300,000, 100,000. Katulad po ng ibang bike guys. Magamat libo pa rin. Pero sabihin, nabili ko naman. Kaya po ay ganun ang kagalakan kahit sa simpleng bike. Magamat 4 or 5 beses ko palang nagagamit. Simula na kayong bilhin. Noong kayo bata po, pangarap ko kayo magkaroon ng sariling bike. At laging pinapangakuan ako ng aking ama. Alam niyo na, iba akong mga. Pagbuti mo pag-aaral, hanggang sa ako'y lumaki na, nagkaasawa, hindi ako nabili ng aking ama ng bike. Kahit nakaapag-bike ako, naghihiram. Pero hindi niya ako naibili. Dahil lagi niya sinasabi, kahit kita ko may pagbili na, baka ibibili ako ng bike. Dahil meron pala siyang dalawang dahilan. Noong una, ang dahilan niya, kami marami magkakapatid. Kasi ibibili ng bike, lala na siyang bagay. Nung kaya nang bumili, nag-aalala pala siya. Nung ibibili ng bike, lagi kami magbabike, ay pumunta sa kali. Eh, delikado ng bike. Pero siya napakahili po ito sa singgiran. So, yun pala kanyang dalawang dahilan. Kaya, hindi kami. Kaya naman po, kay tuwan-tuwa, sabi ko, okay na kabili ng bike. Excited ako, solo lang akong bumili. No? Kaya nga, minsan kahit ako tinatamad magbike, nagbabike ako. Excited ako ma. Pag-bike. Pero, naririnig ko sa mga bikers, bagamat yung bike kong bilhin ay merong cambio, merong cambio, ano, para kung pahon, pwede mong ilipat para maging magaan. Pero yung naririnig ko sa ibang mga bikers, eh, hindi sila masyadong gumagamit, hindi nila ililipat doon sa mas maliit na plate, o ano ang tawag doon sa yung pinagalagay ng kadena. Hindi lang siya nililipat. Sa pagkuso nila, nawawala na sila ng challenge. Kaya pala mga bikers, kung saan nakararating, at kung saan mas mahirap, doon na punta. Samantala ako pinipili ko kung alin yung patag. Kahirap naman ako magpahon. Di pa nga ako nakaharating dito. Simula ako, punta lang ako hanggang sa mga nanay siguro, mga kulang-kulang hanggang 1 kilometro lang ibig. Ay kung mapuro pahon, ay kung di ako bumaba at ako ay hindi ko sumisipan dibdib, hindi na kaya na aking paa, kahirap pala mag-bike. Kaya doon ako nag-bike kahapon sa may mata sa lupa dahil patag. Pero may ako na yun, papunta doon sa Labo. Pero pagbalik ko, ipatag na. Kaya pauli-uli lang ako doon sa patag. Papunta at pabalik, pareho lang. Patag kasi.
Pero yung mga biker talaga, pag talaga inatutunan na naging passion mo na ang magbike, ang hinahanap nila, dito nang babe, napunta pa na kung saan-saan. Napunta pa ng Sungay, napunta pa ng Mabini, napunta pa ng Tagaytay. Dito pa nga lang, pigot-igot ko na yan. Yung pala, gusto nila bagong challenge. Kung mas ahunin. Narinig mo pa sa aking kapatid, napunta pa doon sila ng Lawit Dila. Alam mo bakit tinawag ng Lawit Dila? Kasi pag pumunta ka doon, lalawit ang dila mo sa hirap. Yeah, alhal ka na. At yung iba, napunta pa ng Baguio. Nagbabay. Pupunta ng Baguio. Buo sa magastos na, mahirap pa. Kasi nga, gusto nila may challenge. At kapag sila nakarating, ay gano'n na lang ang nakaganaan. At yung iba, iniikot talaga ang buong Pilipinas sa pagbabay. Kasi gano'n pala yung kanakaganaan. Gano'n din. Meron tayong hindi may paliwanag na kagalaan, pero sa atin ang mabuting balita, alam natin yung kagalaan na ibinibigay ng Diyos. Kaya nga, walang kwenta ang isang bagay kung wala pong balakid o walang challenge. Wala kang direksyon, wala kang patutunguhan. Kaya nga yun, pagbabay ko sa patag, wala akong marating, paikot-ikot lang. Gusto ko lagi patag eh. Kaya doon lang ako, ay gano'n lang kahabay siguro. More or less, mga 1 kilometer lang yun. 1 kilometer lang yung patag. Kaya hindi ako nakalalayo, wala akong nararating. Nandun lang ako sa patag. Pero yung mga bikers, tayo nyo po, nagpapayag sila. Isang po sila, isang dami yung metro. Wow, balikan kung merong higit pa. Merong, narin ko si Imba nga, 30 kilometers nakapagbabay. Ako siguro pinakamalayong na bike, 6 kilometers. Bike pa yun. Mas mabuti pa ang takbo, nakaka 10 kilometers dati. So, at walang katiyakan no, yung paglalakbay. Hindi katulad kapag hinaharap natin yung, at alam natin kapag dumaan ka ng wilderness, alaman mo ang pupuntahan mo ay lumang pangako. Amen. Maging po yung mga tao doon sa ilang, no, sila po ikot-ikot lang sila sa ilang, wala silang nararating. For almost 40 years. That's why we need, kailangan natin lampasan. Kaya hindi balakid, kaya po ang mga balakid ay normal lamang sa mga mananampalataya. Hindi dapat tayo mag-alala. Ano ba mga obstacles sa ating naranasan? It is okay. Why? Because we do believe in our heart na may naghihintay sa ating promise land. Amen. Amen. Ang mga hamon ay bahagi at kasama. At ito ay sangkap na ito sa mga lugar na ating dinadaanan. Patungo sa lumang pangako. Sabihin, sangkap na ito, kasama na ito, yung obstacle. Yung mga iba, pag may mga leadership training, gumagawa pala marami mga obstacle. Iba-iba, may pataas, may pababa, may maraming bilog, may kailangan mong humakbang, kailangan mong bilisan, no? Meron pa kailangan mong dumapa. So why? Dahil upang mas higit na mas masanay tayo. Mas ang training nga mas mahirap dapat kaysa tunay na labanan. Para pagdating ng labanan, mas kayang-kaya mo. Diba? Naintindihan po ba natin? Amen. Okay. So, 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Sapagkat ang Diyos ay nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman. Hallelujah. Ang Diyos ay nagsabi at ganun ang kadilim ang ating dinaranasan. Ang Diyos ay nagsabi, magkakaroon ng liwanag sa buhay ng mananampalataya. Amen. Ang isang nagbigay ng liwanag sa aming mga isipan para maunawa namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Kristo. Dahil kay Jesus, dahil sa Panginoon Jesus, meron tayong kagalakan harapin anuman naman ng buhay. Pangatlong bagay, the last thing, para mas matatanda natin, tatlo lang po kain. Binigay. Ang mamuhay na may kapanatagan ay nangyayari sa pagpapakita ng kasiyahan sa bawat sitwasyon na maaari nating matagpuan. Kailangan natin magpakita o magpahayag ng kagalakan. Ano mga ating naranasan? Ang ipakita natin yung kagalakan ng Diyos na nasa ating puso, nasa ating buhay. Ano mga naranasan? Even the Lord Jesus Christ, siya'y nanalangin sa Panginoon, Panginoon, kung pwede lang sana, alisin muna sa akin ang pag-iilok. Pero kung po mangyari sa ang kalooban mo. Hindi madali ang alaman mo ikaw ipapako sa krus. Pero nagawa pa rin yung Panginoon, kalooban mo ang Panginoon. Kailangan niyang harapin.
sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18, iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihina ng loob, sabi ni Pablo. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Verse 17, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. Kaya-kaya. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos. Hallelujah! Para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Wow! So, walang higit at walang pwede kang ikumpara sa kayang gawin ng Diyos sa buhay ng isang tunay na mananatili. Verse 18, kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito. At kung ang mga bagay na hindi nakikita, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, yan. Ibig sabihin, hindi yun ang pinagtutuunan ng malaking pansin. So, ano bang narinig natin? Ang dami na yung mga, kung ano mga news. May mga nagtatanong din sa akin, Pastor, ano po masasabi yun dito? Siyempre, ang dami ko lumalabas, may magpapakilala mga doktor, yung mga foreign, di ba? Sabi sa FB niya, nagsesend sa atin, ang totoo niya, niluluko lang tayo ng World Health Organization, ako po isang doktor, at pinapatunayan ko sa inyo na ito pandemya, hindi totoo. Di ba? Nakakabasa ba kayo ng mga gano'n? Alaka pa lang sa FB. No? Yung karaniwang pinapahalat sa messenger, hindi nila ipiropo sa timeline. No? Hindi daw totoo ang pandemya, ayan daw ay ang gamot lang daw diyan ay luya, sumikot ka lamang, marami. Pero wala namang masyado pong authentication kung gano'n nga yung katotoo. Pagkaman wala namang masamang subukan sa mga natural na pamamaraan naman yung mga natural na, ginagamit. Eh. So, nothing wrong. No? Pero, siyempre, ang gusto po naman siyempre ng mga legitimate mga organization o mga ahensya ng gobyerno ay yung huwag mapahamak ang mga tao. Kaya nga kahit nga yung reno na namulatan kulat ginagamit at panlaok sa kaldereta at palaman sa tinapay. Nung ma-expire ang kanilang registration, ay naging mabilis sapagkat sa bahay, kailangan mo easy to off yung madali ng bubusang mula, ipapalaman, at ang reno naman talaga ay masarap. Ay kaya, abay may isang araw, eh, bawal daw at delikado daw. Ang totoo ay hindi naka-registro. Siyempre, ang hangarin ng gobyerno, sapagkat siyempre hindi register. Kung may mangyari ang dahilan ni reno, mahirap natin habulin. No. Kaya nga, nung may register, nilabas na ulit, safe na ulit kayo. Ganun lang naman eh. Pero ano po ba ang tunay na layo ni ng mga ahensya? Siyempre, para po meron tayong paghabulan kung saan magkaroon ng produkto. Yun lang naman eh. Kaya nga pag tayo naging importang produkto, tumadaan ng custom. Para ibig sabihin, eh, meron tayong ahensya na pwedeng sandalan. Kung yan ay hindi dumaan ng mga custom at yan ay ibinibenta, at nagkaroon ng problema, eh, wala kang pag-aaminan. Wala kang ahensya na pwedeng takbuhan. Kaya sabi ng verse 18, kaya hindi pinapalagay namin ang mga bagay na nakikita na ay wala ng kabuluhan. Sabi ni Pablo, kundi ang mga bagay na hindi nakikita sa mundong ito. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang. Yes. Para sa akin, importante naman po ang bagay na nakikita. Pero, panandalian lang yan. Hindi yan dapat pinagtutuunan ng buong panahon. Katulad din ng problema, sandali lang yan eh. Hindi mo pwede ito ng lahat ng panahon mo sa isang suliranin. Pagkatapos sa suliranin, panibabong suliranin. Hindi mo pwede antayin ang antayin at lagi na lang pansinin niya ang problema. Tanda natin, ang Diyos ay mas malaki kaysa ng mga suliranin. Lagi siyang mas marami pang solusyon. Ang solusyon ng Diyos, walang hanggan, walang kapantay. Ang ating solusyon, may hangganan. Ang ating kakainan, may hangganan. Ang ating kaibigan, kapwa-tao, may hangganan. Kahit ang ating itsura, may hangganan mo. Mari ngayon ay napakaganda mo. Napaka-cute mo. Pero dati ko parang magiging nakaka-cute ka na rin. Kukulubot na yung balat. Magiging pangmukha ka na rin horror. No? Pagkulubot na ka ang balat. Umidad ka na 100 taon. Kukulubot ang balat. Ah, matutuwa na lang sa iyo. Ayaw ngayong mga kasambahay. Pero pag nagigay nag-selfie, hindi ka na kanais-nais tingnan. Gagawin ka na lamang na ang tawag doon, yung modelo sa mga nagpe-painting.
Siyempre, kahit naman sa atin, mas masarap lagi tingnan yung maganda, yung gwapo, pero lahat ng yan panandalian. Yeah. Lahat ng yan, looky, lilipas, lilipas. Pero yung mga bagay na hindi natin nakikita, yung mga bagay na kagalahan, kapayapaan, kapalatagan ang bigay ng Panginoon. Yung mga bagay na panlangit, yan ang hindi nakakain ng anumang tao. Yan ang hindi nagbabago. Bagamat pinapahalaga natin ang bagay na kita, kahit yung washing machine na bago, dahil yung panahon, maluluma ulit, masisira. Cellphone na bago, masisira pa rin. Yes, we are excited kapag nariyan sa atin ngayon. Pero hindi natin pwedeng ituon ang panahon. Kaya nga yung iba talaga namang halos kulang na lamang huwag tapuan ng langaw ang kanyang bagong kotse. Araw-araw na ipinunasan. Kahit po ako ganun din pagbago sa kanya. Pero ngayon siya nabuhan na yata hindi nabubunasan. Ano ang pandemya? Kasi naluluma namang bagay. Naalala ko yung aking kapatid, kapag may konting gasgas, pinakay magawa. Ayayin na. Susuwerte lang namin nakakakita. Ang malaga sa akin na inatakbo sa kanya. Pag pinaganda ko ikakay sa kanya, yung gagalangin lang ikay yung nakakita. Hindi ko may kaya kita pag ako ilumamaneho. Parang tama rin nga yun. Pero yung sabihin, panandalian lamang ang lahat ng bagay sa ibang mga na ating nakikita. Pero may mga bagay na hindi nakikita na minsan hindi natin napapansin, hindi natin napapagtuunan. Pero yun ang pangwalang hanggan. Na dapat higit nating pinaghahandaan, higit nating pinagkukulan ng pansin. Ang ating pananampalataya, ang ating paglilingkod. Sapagkat kapag ginagawa natin ang mga bagay na yon, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa halangitan. Amen. Hallelujah. Ang pagiging kontento sa buhay na ito ay walang ilalaman sa mga panlabas na pamantayan o mga karaniwang pamumuhay na ito. O yung karaniwang. Pag yun doon mo itinoon at hinanap mo ang contentment o satisfaction sa bagay na iyong nakikita sa ating pamumuhay, hindi ka ba content? Bumili kayo ng cellphone, masaya. After one year, after 6 months nga lang eh, may lalabas na bago. Lalo pag hindi pang bilhin. Saan na pagkahintay ko na yun? Naalala ko si Sister Talma sa Pakuna. Bumili siya ng kotse, dinahan sa bahay ng kanyang tatay. Pastor, bago pong kotse ni Talma. Oh, wow, congratulations po. Bios? Oh, siya ang dumaan dito, nakabago ng Bios. First time siya bumili ng brand new. Nung mailang buwan, di ko alam, ilang buwan ba isa? Bumili ako ng Avanza. Ilang buwan? After 1 month, 2 months, ako ang bumili ng Avanza. Sabi niya, sayang, dapat pala ikinahintay ko na yung Avanza para mas palaki. Pero kabibili na. Pero nung bahay lang, kaya, ay, yung business, nakilan na yata na may ari, nagpalipat-lipat. At nakilan na rin siya bilhin na sa kaya. Nagkaroon na lang, nagkaroon na ng Everest, nagkaroon na lang, ngayon ay Fortuner, pero luma na ulit. Pwede nang palitan. Luma na, no? Pero yung bago, siyempre excited. Bago kasi eh. Excited ka. Pero ibig sabihin, lahat ng bagay talaga na. So, ang lahat ng pamantayan dito sa ibang ng mundo, ay hindi natin pwedeng alaman na ikay magiging satisfied. Kung ako'y bata, pangarap ko. Kung ako'y estudyante, ako'y high school. Ang pangarap ko lang ako makapag-abroad ng isa hanggang tatlong. Bibili lang ako nung uso ko ng Betamax. Bibili lang ako ng Betamax. Pagkatapos kung meron ako nun, kahit ano lang trabaho ko dito sa Pilipinas, contento na ako. Sabi ko nun sa sarili ko, kasi mahalaga. Pag gusto ko man ng sine, manunod ako ng sine. Hindi ko naman alam nun, mga uso yung mga Netflix. Na ngayon pala hindi mo na kailangan ng mga player na gano'n dahil kailangan mo lang mag-load. Mas matipid pa. Gusto mo maya araw-araw manood ka. Hindi ka na re-renta. Di ba? Wala pa noon sa idea ko. Akala ko gano'n lang ang buhay. Akala mo content ko na pero nagbabago. Nagbabago yung gusto, nagbabago yung mga ibig, nagbabago mga uso, mga damit. Lahat nagbabago. Noong una ako, tuwa-tuwa ako. Palaparaan ng pantalon. Kung talagang sayang sa lupa, yung hindi kita, kulang na lang, pag pinagdikit mo, hala mo ang lalaki na kasaya. Sa luwang! Kailangan taklob ang iyong sapatos. Ang sapatos po ay matangkat pa yung mga buldog pa una. Pero taklob! At wala ito. Pag ako'y nakapantalo ng pinakamaluang, paramdam ko ako ng pinakasila. Yung sa luwang, papagawa ko sa akin, antiyo ko lahat mga sastre, halos lahat. Kaya ginagawa ko kung anong gusto. Okay na ba luwang nito? Dagdagan niyo pa ho. Okay na ba ang haba nito?
Kailangan mo yung lapa. Kaya naman ho, mga pantalon ng una, makikita nyo sira lagi ang laylayan. Eh ngayon, eh pag-isinuot mo yon, eh maging pangatwa. Ngayon naman pakiputan. Yung nagyabo naman, isubo. Talaga naman. Hello? So, ang paulugan ng Biblia na kasiyahan ay hanapin ang sarili kay Kristo. At patuloy na manatili ang ating puso na may pasalamat sa anumang hamon na maaaring maaharap ng isang tao. Manatili tayong at walang tigil sa ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Anumang higante na ating maharap sa ilang. Kumbaga, ang disyerto po ay hindi isang lugar lang na dadaanan mo. Basta lang disyerto. So, may mga kalaban din yan. At alam nyo ba, meron din mga higante. Diba? Yung sampung tiktik, naharap din nila yung mga higante sa Jericho. So may mga giant pa rin yan. Pero tanda natin, giant is not our destiny. Kung paano si David, si Goliath, hindi yun ang kanyang destiny. Yun ay proseso lang sa kanyang buhay. Pero hindi lang ilan. Ang mga higante nating nakaharap, yan ay proseso lang. Ang tunay nating destiny ay ang lupang pangako. Hallelujah. Amen. Ang tunay nating, kaya sabi ng Roma, chapter 4, verse 19 to 25, mag-iisang 100 taong gulang na siya roon, na noon, sino ito, si Abraham ito. Alam niyang matanda na siya at mahina ng katawan. So, hindi lang pala 100 taong si Abraham. Sabi naman, hindi, noon naman ulit ako una, ang mga tao kahit 100 taon malalakas pa. No, mahina na ang katawan ni Abraham. Mahina na, matanda na. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi na maaaring magkaanak. Kasi bata pa baog na, ay lalo pa itong matanda na. Tumigil na yung buwan ng panahon na dumarating sa isang babae. Eh, kailan matumigil? Pag edad ng 50 years old, karaniwan, wala na. Yeah. Eh, ito isa, 90 years old na si Sarah. 40 taon ng tuyo. Wala ng katas. Kumbaga, sabi dito sa Batangas, sa ating lugar, naku, wala na namang asim yan. Kung sa mangga ilayop na, wala ng asim. Sabagay, ang mangga paglalayop, lalo na asim. Natabsing ano. Hindi na maasim, matabsing. Pero ano po nangyari? Ganun pa man, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Maring manghina ng ating katawan. Maring manghina ang ating kalakasan. Ng ating pisikal na kalakasan. Ang ating paningin maring lumabo. Pero sa kabila nun, pwede po palang piliing maging malakas pa rin ang iyong pananampalataya. Hallelujah! Pwede palang maging malakas. Pwede palang hindi magbago. Pwede palang kasiglahan ng iyong paglilingkod ay laging naroroon. Hallelujah! Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos. That's one of the secret. Always give praise and thanksgiving for God. Always praise and worship the Lord. Verse 21, dahil lubos yang umasa, natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya nga, itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Verse 23, pero ang katagang itinuring na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham, kundi para rin sa atin. Hallelujah! Hindi lang si Abraham, para din sa lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon Jesus. Para din sa atin. Ay hindi lamang para kay Abraham, kundi para sa atin, tayo rin ay itinutuloy ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya sa kanyang muli, sa kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus. Pinatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay para tayo maituturing, para tayo maituring na matuwid. Dahil kay Kristo, ikaw ngayon ay wala na iba kay Abraham. Kung paano ng Diyos itinuring si Abraham na matuwid ng Diyos, ganon din ang tingin sa iyo ng Panginoon. Ikaw ay matuwid sa kanyang harapan. Kaya yung pangako ng Diyos kay Abraham, pangako rin para sa iyo. Pangako rin para sa atin. Pangako para sa atin lahat. Hallelujah. So, Philippians chapter 4 verse 11 to 13 is the last verse na ay babasahin sa inyo. And take note, you can follow sa inyo pong mga Bible or you can take down. Sulat ninyo, pagbulay-bulayin nyo ito. Philippians 4, 11 to 13. Hindi ko sinasabi ito
dahil nanghihingi ako sa inyo ng tulong sa inyo, dahil sa naghihingi ako ng tulong sa inyo, sabi ni Pablo, sapagkat natutunan ko nang maging kontento anumang ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap at ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin ang lahat ng anumang kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Pwede tayo mabuhay na may kapalutin. Ano mang sigurado? Ano mang kinaharap? At ano pa mang kakaharapin natin mga pagsubok ng hamon? You can live a life that you can count. Pwede kang mabuhay na may halaga, may pagpapahalaga sa iyo. Walang susuko, walang magkukwit, patuloy na maglilingkod, patuloy na itatatag, patuloy na magpapalakas, patuloy tayo maging pagpapala. Amen. Dahil ang pagpapala ng Diyos ay hindi tumitigil sa mga tunay niyang mga halaga. Hindi tumitigil ang pagpapala ng Diyos. Hindi humihinto. Marimahinto ang pagkita. Marimahinto ang pagunudus ng langis. Maaaring mahinto ang pagdi-deliver ng mga pagkain. Pero ang Diyos hindi humihinto sa kanya. Kung kailangan niya magpaula ng mana, gagawin ng Panginoon. Magpadala ng pugo, gagawin ng Diyos. Magpadala ng uwak na magpapakain sa kanyang mga anak, kayang gawin ng Diyos. Amen. Ni isang ang maya, walang nalalaglag mula sa langit. Na kaya nalaglag ay namatay dahil sa luto. Maya yun ang ibon. Ganun pa kaya yung mga tulay na alam. Kaya kung pagsumakita natin, higit sa lahat, unahin ang kanyang katulad, ang kanyang kaharian, lahat ng ating kailangan. Lahat ng kailangan. Hindi sinabing kalahati, hindi sinabing kailangan bukas. Lahat, araw-araw, oras-oras, anumang bagay, hindi ka dapat magalang. Maaaring kinibayarin, malapit ng due date, wala ka pa rin hawa, magtiwala. Pero pag dumating, ibayad mo. O baka may darating pag iba, bibili ko muna ng cellphone. Huwag naman ganoon. Patutuloy tayo ng disiplina. Ang Diyos po lagi pinakalahan. Lagi siya. At hindi naubos ang biyaya ng Panginoon. May appointed time, may hangganan. Pero hindi naubos. May in-appoint na panahon ang grace ng Panginoon sa atin. Pero hindi naubos. Walang hanggan ang Panginoon. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Walang hanggan ang buhay na ipinangako sa atin. Amen. Tayo tumayo, tayo. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na lang patuloy mong ipinibigay sa bawat isa upang kami ay mapamuhay na laging may kagalakan, kapayapaan, kasiyahan, at kapanatagan sa aming mga puso at isip. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aking mga kapatid na ngayon ay narito sa aming pumbay sa bahan, maging mana sa masuk, at lahat ng aming kasama sa pagtitipo na ito, even there are online, sa FB Live, sa Zoom, at sa lahat po ng makapapakinig nito, even in my YouTube account, sa Pastor at iba pa. Dalayan ko, Panginoon, at sa lahat ng aming maibabahagi ang mensaheng ito. Patuloy po ang iyong walang pagbiyaya ay maranasan ng bawat isa. I pray, O God, sa mga anumang mga suniranin o hamon na ngayon ay pinakaharap. May mga karamdaman, sakit. Salamat po na ikaw ang aming dakilang Diyos na manggagamit. Ikaw ay nagpapagaling. Walang mahirap para sa iyo. And I pray, O God, ang iyong himala ng kagalingan ay maranasan ng bawat isa. Lord, touch their lives, touch their body from head to toe and let the healing flow in their body. In the name of Jesus, matanggap nila ang kanilang kagalingan. Matanggap nila, Panginoon, right now, in Jesus' name. Lord, sa mga may pangailangan, ito man ay material o financial, ang mga bagay nito ay kaya-kaya mong bigyan ng solusyon. At ikaw po ang magbibigay sa kanila ng istratehiya, alaman, karunungan, at ikaw gagawa ng mga himala, signs and wonders. And then like, in the name of Jesus, Lord, may mga sugurari sa kanilang pamilya, asawa, ang mga anak. Salamat, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay ng biyaya at pagpapala. Pagpalain mo, Diyos, ang aming iglesia,
aming pong mga ginagawa at gagawin pa. Salamat din Panginoon sa aming mga kapatiran na may mga work from home, may mga nagtrabaho sa ibang mga company na nagluhas, at may mga businesses, at sa iba, Panginoon, na umaasa sa kanyang mamahal sa buhay, na mga ipinapadala, o ano mang klase ng hanap buhay na ngayon, ay ganyang pinagkakitaan. Thank you, Father God. Make it 10-fold, 30-fold, 100-fold. So, amen. Hindi mo lamang dodoblehe, hindi mo lang titimple, kundi times 10, times 30, and times 100 pa. Salamat po, Ama. At papalain mo rin po, Diyos, ang aming buong sa linggo na daraan. At dalayin ko po, Panginoon, sa muli namin pagtitipon, naglayin namin at mas magtitipang mga at pinapahusay na biyaya mo ay aming maranasan. Palayin mo ang bawat sambahayan na aking mga kapatid na ngayon ay naikinig, nasa suman sila, naruman sa FB, at narito man sa aming bubay sa mga. Salamat po, Diyos, sa lahat po ng bagay na ito. At dalangin namin, patuloy namin maranasan ang iyong biyaya ng kapayapan na kalakan dahil kami patuloy sa iyong titiwala, mananalig at mananampalataya. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat po na napagpala ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah!